Niebeng itim ni Liu Heng, isinalin sa Filipino ni Galileo S. Savra. Paparating na ang bisperas ng bagong taon, nagpakuha ng litrato si Lee Hee-kwan sa Red Palace Photo Studio, isang bagay na ayaw niyang gawin dahil pakiramdam niya, lalo pa siyang pinapapangit ng kamera. Sinabihan na siya ni Tia Luo na sapat na ang 4 na piraso, ngunit nag-order siya ng 15. Nagulat ang clerk. 15? 15 nga. Hindi kami siguradong maganda pa rin ang litrato kapag ganoon karami. Gusto ko sabi ng 15. May pagkainis na sa kanyang boses at iyon lamang ang magagawa niya para mapigilan ang sarili na suntukin ang pangangiyon. Nag-order siya ng 15 para hindi na siya bumalik pa sa susunod na araw at ikinabwisit niya ang ituring na kahangalan ang ganito. Nang bumalik siya para kunin ang litrato, mas kabado siya kaysa nang kunin niya ang mga abo ng kanyang ina sa crematorium. Tumalikod siya at lumakad na palayo. Dala ang balutang papel nang hindi pa muna sinusuri ang litrato. At nang nag-iisa na lamang, dinukot niya ang laman. 15 magkakatulad na litrato ang hawak niya. Bawat isa ay nakatitig sa kanya ng may pare-parehong itsura. Sa kabuuan, mas maayos ang kinalabasan kaysa kanyang inaasahan. Parang mas manipis ang kanyang labi dahil nakatikom, nakatitig ang mga mata niya. Hindi mo masasabing pangit. Sa katunayan, mas guwapo siya kaysa sa maraming tao. Wala siyang reklamo. Dinala siya ni Tia Luo sa komite sa kalye kung saan pinagpasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi naaprubahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kota. Ang mga kontak ni Tia Luo ay hindi makatulong o ayaw nang tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Wala nang pakialam si Lee Kwan kung anuman ang maaaring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Nabalitaan niyang mas madali ang pagtitinda ng prutas. Mas mabilis ang kita. Mas mabagal naman sa damit at mas mababa pa ang tubo. Nabalitaan din niyang kailangan niya ng maayos na tindahan o koneksyong black market para talagang mapatakbo ito. Ngunit handa siyang sumubok. Kailangan palakasin niya ang kanyang utak at di matatakot magtrabaho. Maaayos ang lahat. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi na maliliit pa iyon sa natatanggap niya bilang ulila, hindi ba? Bahala na. Paglabas nila mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang isang matabang mama na tinawag ni Tia Luo na Hepeng Lee. Sabi ni Tia Luo kay Hee-kwan na tawagin itong Tio Lee. Walang ideya si Hee-kwan kung happy ito ng ano at kaninong tiyo ito. Ngunit naaalala niya rito ang matatabang sumo wrestler ng Hapon. Hindi ka ba magpapasalamat kay Tio Lee sa lahat ng tulong niya? Magalang na yumuko si Hee-kwan. Isang ugaling natutunan niya sa kampo. Kailangan yumuko ang mga bilanggo sa lahat ng gwardya, inspektor at agamasid na nakikipag-usap sa kanila o nakatingin man lang sa kanila. Iyon ang pagsasanay. Ginagawa na niya iyon dahil nakasanayan na. Ngunit halos di siya napansin ng mama. Tila ito isang lalaking tumitingin ng kung anong paninda. Pakiramdam ni Hee-kwan na isa siyang basurahan o isang pirasong basahan na nais magtago sa isang butas. Ito ba siya? Tanong na matabang mama kay Tia Luo. Mabait siyang bata, tulad ng sabi ko. Tingnan mo, namumula na siya. Napatawa ang mama habang itinuon ang tingin kay Hee-kwan. Alam mo ba kung paano ka nakakuha ng lisensya gayong maraming retirado at walang trabaho ang di makakuha? Dahil kailangan ko ng trabaho? Ayun lang ba? Papanlibak ang ngisi ng mataba. Dahil isa akong ulila? Kinakalinga ka ng pamahalaan. Tsaka kung alam mo yan, huwag kang manggugulo at huwag kang sakim. Nagkamali ka na. Kalimutan mo na yon. Dahil kapag umulit ka, wala nang tutulong sa'yo. Gagawin ko ano man ang ipag-utos ng pamahalaan. Isa na naman sa maraming slogan sa kampo.
Nakabilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin kahit pinalaya na siya sa kampo. Kahit si Tia Lu ay tumango-tango. Saan man siya magpunta, lagi may nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat at di dapat gawin. Sa pagtingin sa kanya ng mababa, umaangat ang kanyang sarili. Namalagi siya sa bilangguan. Sila ay hindi at nararamdaman na niya ang mga babala, panlalait at paalala ay para lang sa kanya. Gamitan ang ihian, walang dudura, bawal pumasok, 5 yuan sa multa. Lahat ay patungkol sa kanya at tanging sa kanya lamang. Habang panahon na may magpapahirap sa kanyang buhay, magtuturo sa kaibahan niya at ang ibang tao, hihila sa kanya paibaba. Gusto niyang lumaban, pero wala siyang lakas, kaya magpapanggap siyang tanga. Umiiwas sa mga nagmamasid at nagmamatsyag. Maraming taon na naman niyang ginagawa ito. Masayang naglakas si Tia Luo. Di pansin ang tamlay sa mukha ni Hikwan habang nakasunod ito na parang bilanggo. Halos bagong taon na. Pwede kang manatili ngayong bagong taon sa amin. Salamat, pero maayos sa po ako. Sa palagay ko ay matutuwa ng ina mo. Kung buhay siya, ipapangalanda ka niya na negosyante ng anak ko. Magandang kinabukasan niya. Hindi na siya katulad ng dati. Gusto kong pasalamatan mo ang nanay mo. Sige po. Bahala ka kung gusto mong mag-isa ngayong bagong taon, pero hindi ibig sabihin na pwede kang uminom. Huwag kayo mag-alala. Hindi na maaga para mamili para sa bagong taon. Isda, manok, kung ano-ano pa. Kung hindi ka marunong magluto, pumunta ka rito at tuturuan kita. Dapat lang na maayos ang bagong taon mo. Pagkatapos, dapat magtrabaho na. Ayusin mo at hahanapan kita ng nobya. Ano sa palagay mo, bata? Kayo pa masusunod. Ngumiti siya ngunit patamlay. Ang isang yari sa kahoy at canvas na ambi ay aabot ng 100 o mahigit pa. Kung may 3 gulong, dagdag na 300 pa mahigit. Wala nang matitira pa para sa paninda. Hindi pa nga nagsisimula, kailangan na niyang humugot sa naipon ng kanyang ina. Kinabahan siya dahil wala na itong atrasan. 1 o 2 araw bago ang bagong taon, nakakita siya ng kakarag-karag at lumang 3 gulong na sasakyan sa East China Gate Consignment Store na 230 yuan ang halaga. Ayos ang presyo pero napakasama ng kondisyon at di masakyan. Mukhang maayos ang balangkas. Kahit paano ay napanatili ang hugis. Walang gulong, pero mapakikinabangan pa rin ang gilid at rayos ng gulong. Walang kuliling, walang kadena, at walang tapakan. Ngunit may preno at pedal. Hindi siya makapagpasya at pinag-isipan niya sa lahat ng anggulo. Nalibot na niya ang buong bayan. Ang mga bagong sasakyan ay nagsisimula sa 400. Wala namang ipinagbibiling umaandar pang segunda mano. Sa isang grocery, nakakita siya ng isang sasakyang yari sa kawayan na mukha namang matibay. Ngunit parang may mali dito. Kung magtitinda siya ng damit, kakailanganin niya ang 3 gulong para naman presentable. Gusto mo nito? Para saan? Lumapit ang clerk sa kanya. Kariton para sa mga damit. Tamang-tama. Hindi ka magsisisi. Kung poste ng telepono o konkreto o iba pang katulad, hindi ko ito irerekomenda. Pero para lamang pala sa ilang tumpok ng damit, di ka gagastos ang higit sa 100 sa pag-aayos ito. At pwedeng tumagal pa ng 5 o 6 na taon. Bakit di po gumagalaw? Matigas ang preno. Aayusin ko. Ibinigay ni Hikwa ng pera at kinaladkad ang walang gulong na sasakyan mula East China Gate patungong Dongsi. At mula roon, papuntang Chaoyong Gate. Dahil sa kanyang natatanging sasakyan, naging sentro siya ng atensyon. Bagaman, hindi naman nakapipinsala ang mga tingin sa kanya. Matapos bumili ng ilang parte sa paggawaan ng bisikleta sa labas ng Chaoyong Gate Boulevard, tinulak niya ang kanyang sasakyan patungong East Lane ng Kalin Spirit Run papasok sa gate ng bilang 18. Ang berdeng bayong na nakasabit sa kalawanging hawakan ng sasakyan ay napuno ng tinimplang baka, 2 pinakuloong manok, mayelong isda, 4 na paan ng manok at 1 bote ng alak. Hapunan para sa bagong taon. Binili niya at madaling nakuha dahil ayaw na ayaw yung nakapila at wala naman siya talagang hinahanap para sa kanyang hapunan. Mas iniintindi niya ang kanyang sasakyan, ang kanyang bagong kaibigan, ang kanyang tahimik na kasama.
Inimbitahan siya ni Tia Luo para magapunan. Bisperas ng bagong taon. Dumaan ito habang naglalagari siya ng kahoy. Nakalambitin sa kanyang bibig ang isang pirasong manok. Tumanggi na muna siya. May naamoy ang Tia at inangat nito ang takip ng palayok. Pinalalambot ang paa ng manok sa kumukulong sabaw. Walang makikitang berde. Hindi balansing pagkain. Sira na ang manggas ng kanyang panlamig. Puno ng kusot ang kanyang sapatos at laylay ng pantalon. Marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tia Luo sa kanya. Ngunit tumanggi pa rin si Hikwan. Ginagamit pa rin niya ang kahoy na iniwan ni Hobo. Desididong gumawa ng magandang patungan para sa kanyang sasakyan. Bumalik si Tia Luo para imbitahan siyang manood ng TV. Nakatatawang palabas at iba pang kawili-wiling programa. Hindi dapat palampasin. Ngunit umiling siya. Hindi man lang tuminag sa kanyang paglalagari. Marami pa po akong gagawin. Hindi makapaghihintay kahit pagkatapos ng bagong taon. Mas gugustuhin kong patapusin ninyo ako. Marami namang panahon. Huwag mong tapusin agad lahat. Di ka dapat magpagod. Bagong taon pa naman. Sa umpisa, panaka-naka ang mga paputok. Ngunit tumalas ang ingay at pagsapit ng hating gabi, akala mo'y sasabog na ang mundo. Ibinaba ni Hikwan ang lagari at nagsali ng alak. Matagal na pinalambot ang paa ng manok kaya halos matanggal na sa buto ang mga laman nito. Tama naman ang pagkakaluto. Medyo matabang marahil kaya nilagyan niya ng kaunting toyo ang plato at isinawsaw niya ang laman dito. At kumain at uminom siya hanggang sa mamanhid ang kanyang panlasa. Maaaninag sa kanyang bintana sa kanyang likod ang pula at berdeng ilaw paminsan-minsan. Karamihan kahit saan kalumingon mula sa mga taong kontento sa kanilang buhay. Ano ang balak ng milyong taong ito? Ano ang ipinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Kung buhay si ina, panahon iyon ang pagbabalot ng dumpling. Iyong maliliit na pagkain pumuputok sa bibig na parang candy. Gustong gusto niya iyon. Sa unang bagong taon niya sa kampo, 76 ang nakain niya sa isang upuan. Hanggang sa mabusog siya ng sobra't hindi na siya halos makaupo. At ginugol niya ang buong hapon sa paglalakad sa laruan. Gayunman, kahit ang alaalang ito ay hindi nakapagpasaya sa kanya. Malagkit ang mga kamay niya dahil sa pinalambutang paa ng manok at sa pinamalagkit na baboy. At nahihilo na siya dahil sa alak. Lumabas siya at tumayo sandali sa bakuran. Walang lamig, walang hangin. Makulay ang langit. Maraming paputok sa lahat ng dako. Ang bakuran na may mahigit sa 7 o 8 talampakan ng luwang ay tulad ng balon sa lalim ng kumikinang nabughaw na langit. Isang stereo ang bumubuga ng awit. Iyang tunog na di maintindihan. Naiisip niyang mataba at pangit ang mga awit. Nakapanood na siya ng ganito sa TV. Magagandang boses at ngiti, ngunit pangit ang itsura nila. Kumikisay sila sa screen. Ang mga kilos ay nagpapatingkad lamang sa kanilang kapangitan at ang mga awit nila ay ginagawang mga sigaw at halinghing. Magagandang babae lamang dapat ang ipinakikita sa TV. Subalit, maaari na kukulang na ng supply. Bagaman lumalayo na si Hikwan sa mga babae, sumasagi pa rin sa isip niya ang imahe ng magagandang dalaga. Wala sa mga ito ang kilala niya dahil labo-labo na ang mga ito sa kanyang utak. Malalabong imahe na ang intensyon ay malinaw at yak. May mga panahon, natatanging panahon, kung kailan pinapangarap niyang mapasasayaw niya sa kanyang isip ang mga imahen. Ngunit sa totoong mundo man o sa mundo ng ilusyon, ay hindi niya mapasunod ang mga ito. Walang magawa, napilitan siyang tanggapin ang kanyang kahinaan. Ang isip ni Hikwan ay nabaling sa malalaswang dingding. Dingding ng banyo na ang mga sugat ay hindi mabura. Ginulping dingding na halos iguho ng malalaswang pag-atake. Kakaiba, malaswang isip at dumi ay kakatuwang napapagsama ng maayos doon. Pinupwersa siyang harapin ang maruming katawan na pinipilit niyang itago. Mag-isa sa bisperas ng bagong taon, idinagdag niya ang sarili niyang mga pantasya sa mga naroon sa maruruming dingding. Hindi pala ang mga babae, kundi marahil sa sarili pala niya siya naririmarim. Sa sarili niyang paraan, inalagaan niya ang kanyang sarili. Magulo, syempre pa, ngunit gusto niya ang gayon. Lihim, ligtas, at di komplikado.
mas marami mong pagtataguan sa kampo kaysa kaya nilang mga bilangin. Mas marami mong pagtataguan sa kampo kaysa sa kaya nilang bilangin. Taniman, maisan, daluyan ng irigasyon, di pa nabubungkal na bukid, na ang tanging nagmamasid sa kanya ay ang langit sa itaas at ang lupa sa ibaba. Nang naroon na siya, wala na siyang pagtingin kay Xiaofen. Kaya wala nang direksyon ang kanyang pagkahumaling. Bahala na. Alam niyang pinaglalaroan siya ng mga demonyo at wala siyang lakas para labanan nito. Pagod na siya. Paubos na ang mga paputok. Ang madalang ng pagputok ay nagpatingkad sa kalaliman ng gabi. Puno na ang mga tao ng kasiyahan, pagkain at laro, at oras pa para matulog ang lungsod bago magbukang liwayway. Wala siyang kasama at pakiramdam niya'y nawawala siya. Labas sa kanyang mga pantasya, wala siyang makita babae na karapat dapat sa kanyang pagmamahal. Si Luo Xiaofen, wala na sa kanyang isip, ay hinding-hindi ang babaeng iyon. Hindi pa niya nakikita ito simula nang lumabas siya. Nagbabakasyon ito sa Harbin kasama ng kanyang nobyo, isang assistant sa kolehiyong normal, at isang graduadong mag-aaral na matematika si Luo. Isang tambalang itinadhana ng langit. Ibinalita ni Tia Luo, masaya at nagmamalaki, na magpapakasal na ang dalawa sa Mayo. Si Luo Xiaofen, kababata ni Kwan, sabay sila nag-elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit ngayon, wala na siyang pagkakatulad. Nasa Harbin si Luo, samantalang siya, nasa Kaling Spirit Run, sa isang madilim na sulok, gumagawa ng hamak na bagay. Ngunit ito ang itinadhana. Hinahamak siyang lagi ng tadhana. Sa unang araw ng bagong taon, pinagkaabalahan niya ang kanyang sasakyan. Sa ikalawang araw, inalabas iyon para paandarin. Tuwang-tuwa siya sa mga sisidlang ginawa niya. Nagbisikleta siya para tingnan ang mga pakyawan, para pag-aralan ang mga lokasyon nito. Sa ikalima pa ang takdang pagbubukas sa mga ito, tila pinagkaisahan siya. Walang magagawa hanggang sa araw na ito. Matapos sumulat sa instructor political Su at ipadala ang liham, dumaan si Hikuan sa isang tindahan ng libro at bumili ng kopya ng mga multo sa isang lumang sementeryo at mga babaeng ahas. Pagbalik sa bahay, humilata siya at nagbasa habang kinain isa-isa ang saging. Itong mga nagdaang araw, nakaubos siya ng isang piling hanggang sa naging madulas ang kanyang bituka at napapapunta sa inidoro buong araw. Maayos naman ang mga libro, hindi lang siya makaalala ng istorya, kaya't binabasa niyang muli at parang bago at kawili-wili pa rin sa ikalawang pagbasa. Matapos siyang basahin muli ang mga libro, itinabi niya ito at ang mga pader ay tila blanco at maputla. Saging pa. Itinuturing na niyang mga gago ang mga autor. Nakababato. Gayon pa rin bukas. At may pakailan ba siya? Anong pagkakaiba ng malaki at maliit na daga? Parehong pangit. Parehong patago-tago. Ibinigay kay Hikuan ang pwesto sa may daanan sa timog ng silangang tulay. Dito ang mga numero ay nakapinta ng puti sa mga ladrilyo na nasa isang mahabang hanay ng tigda 2 kwadrado yardang pwesto. Ang iba ay okupado, ang iba ay hindi. Matapos silang ayusin ang kanyang tindahan, tinakpan niya iyon ng ambi at inayos ang kanyang sasakyan para magsilbing harap ng tindahan. Sa bandang kaliwa niya ay ang daan ng Silangan Kanluran. Sa bandang kanan, ang katapat itong Hilaga Timog. Nasa tapat mismo ng paradahan para sa East Bridge Department Store. Nasa gilid siya ng alimpuyo ng mga tao, parang di humihinto. Wala isa man na tumingin sa kanyang paninda. Pagod pa sa nagdaang okasyon, ang mga dumaraan ay palaiwas o bugnutin. Ang kanyang designasyon ay Timog, hindi magandang pwesto. Siya ang 25th tindero ng damit sa isang mahabang yardang lugar. Ang mga tindahan ng pagkain ay nasa hilagang bahagi ng kalye, na may di kulang sa 6 na nagtitinda ng inihaw na kamote at ilan pang matandang naglalako ng malamig na dalandan at halos bulok ng saging. Napuno ng kulay berde sa kanyang tindahan, isang bunton ng 8 kulay o libang kasuotang pang-army. Isalampay niya ang ilan, inilatag ang iba at isinuot ang isa. Niloko siya ng matandang lalaki sa pakyawan.
hindi maitinda mga kasuotan, panlamig na anggora at sapatos na gawa sa canvas. Ang naitinda lamang niya ng araw na iyon ay ang mga anggora. Madaling naubos ang 20 piraso. Mangyari ba iyon ang pain para sa iba pang mga paninda? Ang pakyawan ay 3 Jes. Ibinenta niya ang una ng 4 na yuan at ang huli 6.20. Walang kinaalangang magturo sa kanya. Natuto siya nang iabot sa kanya ng unang customer ang pera. Huwag kang matataranta sa pera at kalimutan mo na ang pagiging magalang. Sumigla siya sa kung anumang dahilan. Kumisla pang mata niya at napanatag siya. Sa wakas, isang bagay itong may kontrol siya. Gusto sana niya magtago ng isang gora para sa sarili. Para itong Ku Klux Klan na talakbong, mga mata lamang ang makikita at iyon ang kailangan na nagtitinda. Pakiramdam ni Hikuan ay makapangyarihan siya, tulad ng misteryosong matanda na naglalako ng minatamisa na nakatayo sa harap ng East Bridge Department Store sa dinaraanan mismo ng hangin. Ilang oras na walang imik, walang kibot. May mga customer siya, hindi marami, kaunti. Ngunit hindi na matagalan ni Hikuan na panoorin siya. Alam niya maaari siyang sigawan nito kapag nagpatuloy pa siya. Sapatos at tatatak perfection mula sa Shenzhen Free Economic Zone. Sapatos tatatak perfection gawa sa Shenzhen. Nagulat ang mga naglalakas sa sigaw niya ito. Narinig na niya ang ganitong pagtawag sa gate ng silangang China at sa bukanang gate. Ngunit hindi niya alam kung kaya niya ang ganito. Mahirap sa isip niya. Hindi niya kaya. Ngayon, alam na niyang mali siya sa pagtansya sa sarili. Mga blusang batwing, huli kayo dito! Tingnan ninyo! Sa pagkakataong ito, napakasama ng tunog. Ngunit tila walang nagulat. Ilan pang segundo, nasanay na mga mamimili sa kanyang kakaibang sigaw. May pagkakamaling galing sa aso o sa kotse at hindi pa rin papansinin ng mga namimili. Mga blusang batwing! Sexy! 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 Mga babae! Kumakasisigaw lang talaga siya ng kung anong malaswa para mapansin. Buong araw, binantayan niya ang kanyang tindahan. Mula umaga hanggang oras ng hapunan. Ngunit wala siyang nabenta. Isa man lang panlamig na anggora o isang pare sa sapatos kaya wala maliban sa 20 anggora. Kahit yun lang, ang may katandaang babae sa kanyang kanan ay nainggit dahil gayong mas patagal na ito, naibenta lamang nito ay pares ng medyas at 2 panyo. Ang tindahan sa kaliwa ay binabantayan ng isang lalaking 20 na muntik nang mapaaway sa isang customer dahil sa isang jacket na balat. Ang sabi ng customer, iyon ay imitasyon. Ipinilit ng tindero na tunay iyong balat. Kinusot iyon ng customer at iginiit na imitasyon iyon mula sa ibang bansa. Naubos na ang pasensya ng tindero. Alam ni Ikuan na tunay iyong balat, ngunit hindi siya nakihalo sa gulo. Walang dahilan para sumangkot. Nang ang lalaki ay nag-alok sa kanya na sigarilyo, tumanggi siya. At siya naman ang nagsindi. Di niya pinansin ng lalaki. Wala siyang balak na mapalapit kanino man. Kailangan mag-ingat kapag sangkot ang ibang tao. Siya ang huli sa hanay ng mga tindahan na nagsara sa araw na yon. Alas 9 na, kalahating oras matapos magsara ang department store. Madilim ang paradahan. Halos walang nagawa ang mga ilaw sa kalye. Wala ng customer sa gabi. Nagsasara na rin ang tindahan sa tapat na binabantayan ng 2 lalaki. Ngunit kahit gabing gabi pa, parang ayaw pa nilang tapusin ng araw. May lungkot at panghihinayang sa kanilang tingig. Medyo sa nylon, pasara na! 80 centimos ang isang pares! 80 centimos isang pares! Paubos ang medyo sa nylon! Huling tawag, medyo sa nylon! Dumaan ang kanilang sasakyan sa kilid ng kalye patungo sa daan sa direksyon ng tore ng pamilyang Hu. Pumidal ang isang tindero samantalang ang isa ay nakaluhod sa sasakyan at iwinawagayway ang isang pares na medyas na nylon. Sandali lang ang kanilang lungkot na mabilis na pinalitan ng pambihirang tuwa. Ang kanilang mga tinig, isang mataas, isang mahina, ay iginala ng hangin sa gabi. Sa sumunod na araw, nakabenta siya ng muffler. Sa 3rd araw, wala siya na itinda. Sa 4th araw, wala pang kalahating oras pagkabukas niya ng tindahan, nakapagbenta siya ng kasuotang pang-army sa 4 na karpintero na kababalik lamang sa Beijing mula sa timog. Pagkagaling sa estasyon ng Beijing, tumungo sila sa hardware sa tore ng pamilyang Wu.
at nang marating nila ang silangang tulay, naggulay talong ang kanilang labi dahil sa lamig. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panamig ni Hikwan at ang kanilang pera ay mabilis niyang isinilid sa kanyang bulsa. Bago siya nakapagtinda, matamlay niyang hinarap ang negosyo. Ngunit nagbigay na inspirasyon ang pagbili ng mga karpintero. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawala ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw dahil walang makakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malakas ka, hindi ba? Nag-iisip si Hikwan.